So ayan, hi guys, welcome back sa channel natin. At eto na, si spoiler chapter 1063. So pasensya na ngayon lang, medyo naiilang kasi akong ipalabas to. Kasi parang kakaiba eh, itong spoiler na to. Sabi ko nga parang di hata confirmed eh, itong spoiler na to. Kasi parang ambilis masyado ng shifting ng nangyari dito. But anyways, ay share ko nga sa inyo yan. At bago pala tayo magsimula, ay kung bago ka pa lang din sa channel natin, ay huwag mo kalimutan na mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yan lang naman po at ulit, ay maraming salamat sa paghihintay. So huwag na nga natin patagalin pa, simulan na natin yan. At so dito ngayon magsisimula sa appearance bigla nito ni Blackbeard sa may kalagitnaan ng karagatan. Dahil dito ay makita nga natin na inambush nila etong si Lo. At kasama nga ni Blackbeard dito sa pag-ambush kay Lo, etong si Borges, si Van, at saka etong si Dokyung. So syempre, kasama na rito yung kabayo ni Dokyung. So yung kabayo dito guys ni Dokyung, importante yan dito sa grupo ni Blackbeard. Sa mamaya ay makita natin kung bakit. Pero ang dagdag pa nga rito na lahat etong sila Blackbeard, etong sila Borges, yung mga kasamahan niya dito, lahat sila nagtataglay ng Devil Fruit ability. At kasama na nga rin dyan pati yung kabayo ni Dokyung. So kaya importante yung kabayo ni Dokyung dito sa grupo ni Blackbeard. So now, isa-isahin na nga natin kung ano yung mga Devil Fruit ability nito ng mga kasama ni Blackbeard. At unahin na muna natin dito, etong si Borges. So nabubulol talaga ako dito eh, hindi ko mabanggit ng maayos yung pangalan na ito. Hindi ko alam kung Borges o Borges. So pa-correct naman ako dyan guys at salamat. But anyways, ay going back, yung nakain nga ng lalaki na to na Devil Fruit ay tiyatawag nga na Rikiriki no Mi, na kung saan ay seemingly nagbibigay ito sa kanya ng abnormal na lakas. So bagay na bagay dito yan kay Borges, kasi nga 'di ba champion eh, kung tawagin, kung ituring etong si Borges. At dito nga sa chapter na to ay sinasabi na abnormal yung physical strength nito ni Borges. So abnormal kasi ang lakas masyado ng lalaki na to, so kumpara dun nga sa mga normal na tao. But anyways, ay eto nga yung nakaing devil fruit ni Borges, Rikiriki no Mi. At ang isunod naman natin dyan ay etong si Dokyung. So etong si Dokyung naman, yung devil fruit na nakain niya ay tinatawag na Shiko Shiko no Mi. So etong Shiko Shiko no Mi ay binibigyan ito ng kapangyarihan o ng abilidad etong si Dokyung para mag-infect o manghawa ng sakit sa mga tao. So matindi yung kapangyarihan nito ni Dokyung. Basically ay nagbibigay siya ng sakit sa mga tao. So although doktor etong si Dokyung, pero yung kapangyarihan niya ay kabaligtaran, kasi nga siya yung nagbibigay ng sakit dyan sa mga tao. So medyo twisted yung karakter nito ni Dokyung. Pero sa kabilang banda naman, etong kabayong sinasakyan niya, etong alaga niya, ang pangalan nito Stronger. At ang nakaing devil fruit nito ay tinatawag na Uma Uma no Mi, isang mythical Zoan na devil fruit model Pegasus. So matindi yung devil fruit nito ng kabayo ni Dokyung. Bagay na bagay sa kanya eh, sa kabayo. Pegasus yung model ng Zoan type niya o ng mythical Zoan niya. So panis etong si Dokyung dito sa kabayo niya, kasi nga mythical eh yung devil fruit na nakain nito. Pero yun nga lang, napapaisip ako kung paano kaya gamitin ng mga hayop yung ability ng Devil Fruit, lalo na dito yung kay Stronger nga dito sa kabayo ni Dokyung. Sayang eh, mythical pa naman yung nakakain niya. So paano niya kaya gagamitin itong ability na to? So kaya ayan guys, ay kung may idea kayo kung paano ba ginagamit ng mga hayop dito yung isang Devil Fruit ability, ay pa-comment na lang dyan sa baba. Pero going back dito kay Stronger, since na Pegasus yung nakain niyang Devil Fruit, ay sa tingin ko may kakayanan to para lumipad. So baka tubuan niya ng pakpak. So baka alang naman, kasi diba yung Pegasus nakakalipad yan eh. At so ayan yung para dito sa ability ni Dokyung at saka nga neto ng alaga niyang si Stronger. So by the way, itong salitang Shiko pala, ang ibig sabihin nito sa Japan ay sick.
So yun lang naman, naisingit ko lang at pagkatapos nga nito ay dito naman tayo sa side ni Van. So etong si Van naman, ang nakain niyang devil fruit ay tinatawag na Wapu-Wapu no Mi. So itong Wapu-Wapu no Mi ay binibigyan ng kapangyarihan o nawang ability etong si Van para mag-teleport. Pero hindi lang yan, hindi lang yung sarili niya yung kaya niyang i-teleport dahil kaya niya rin mag-teleport ng isang bagay o ng isang tao, ganyan. So yung pagdating dito sa ability ni Van ay medyo linawin ko lang ng konti kasi yung term na ginamit dito o yung description ba dito sa ability ni Van ay sinasabing kaya niyang mag-teleport ng ibang tao. So kaya medyo inassume ko na kaya niya rin gawin yan sa sarili niya. Pero yun nga, basically, etong si Van, isa siyang teleporter, ganyan. At so ayan nga, yung para dito sa ability na tinataglay ni Van. At after nga niyan ay balik tayo dito sa pag-aambush nila Blackbeard dito kay Lo. Dahil sa pagkakataon naman na to ay nagawa pa rin makatakas nga ni Lo sa malapit na isla. Pero ganun pa man rin ay biglang pasok na nga dyan etong si Van at tineleport niya bigla etong si Burgess dito papunta kay Lo. At etong si Burgess naman ay binuhat niya yung isang buong mountain. O diba, kaya sinasabing abnormal eh yung lakas na tinataglay nito ni Burgess kasi nga siya lang mag-isa eh, pero nagawa ng buhatin yung isang buong mountain. Pero di pa nga dito natatapos dahil dito naman sa kabilang banda ay sumugod na rin etong si Dokyo dyan kay Lo at nakasakay nga siya dito kay Stronger habang si Blackbeard naman ay nandito sa may itaas nila. So dito ay biglang ginawang babae na ito ni Dokyo etong si Lo, pero sa panandalian nga lang dahil nagawa nga neto ni Lo na i-cancel etong ability na tinataglay ni Dokyo. So parang sinumpa eh etong si Lo, pero nagawa na nga kagad na ibalik sa normal niyang katawan etong sarili niya. So naging lalaki nga dyan ulit guys, ibig sabihin etong si Lo. So ang sabi nga ni Lo dito, kapag malakas yung haking tinataglay mo ay kaya mo ring inalify yung ability nung isa o yung devil fruit ability nung isa. So medyo maangas dito etong si Lo, pero ibig sabihin lang niyan ay talagang lumakas na rin, malakas na etong haking ni Lo kasi nga nagawa niyang inalify etong sick disease na binigay sa kanya ni Dokyo. Pero ganoon pa man rin sa kabilang banda ay medyo nakakatakot ha etong ability ni Dokyo kasi nga kaya niya palang gawing ganyan eh, yung gawing babae yung isang lalaki. At syempre vice versa, kaya niya rin gawing lalaki yung isang babae. But then ay pagkatapos nga nito ay dito na hinarap ni Blackbeard etong si Lo. At ang sabi nga dito ni Blackbeard ay iniisip niya nga raw eh kung sino sa tatlong kapitan na to yung galing sa Wano yung una niyang makakaharap. At eto nga, si Lo yung nakita niya. At dagdag pa nga yun dito ni Blackbeard, si Kaido sigurado merong yung kopya eh ng road poneglyph. Kaya naman, sigurado isa dito sa tatlong kapitan na to, yung tumalo dyan kay Kaido, may kopya ng road poneglyph niya ni Kaido. At yan yung kukunin nga raw neto ni Blackbeard, sabi ng ganyan. So kaya niya hinahunting etong si Kid, si Lo, at saka si Luffy para nga makuha yung kopya ng road poneglyph neto ni Kaido. Pero dito sagot lang etong si Lo at ang sabi niya nga dyan, o sige kung ganon, winners take all, sabi niyang ganyan. At eto nga, maglalaban na ngayon etong dalawa na to. At then after nga niyan is yan guys, so hanggang dito lang muna etong spoiler natin na to. At so yan, medyo matindi etong darating na chapter 1063. Pero yun nga, meron pa akong hindi sinama na eksena dito eh kasi medyo naiilang pa nga ako, di ako sure kung eto na talaga yung spoiler kasi nga parang masyadong ang bilis ng shifting eh, yung dun galing kay Luffy sa kay Dr. Vegapunk. Tapos pagkatapos nung dito kagad kay Blackbeard at sa kay Lo, bilang laban etong dalawa na to. Kaya medyo na iilang pa ako eh. So meron nga akong hindi sinama na eksena dito. So pasensya na guys, pero ayan, kapag merong update o pagbabago dito sa spoiler na chapter 1063 ay i-update ko na lang kayo kagad. Pero yan guys, ay ulit maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. So lagi mag-ingat, God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.